So yun, good morning mga paps, mga padyak. Isang project bike na naman yung ibabay check natin. Ito yung Mountain Peak Explorer na naka straight Jore M6100 na drive frame. Ayan o, frame pa lang at saka group set, panalo na to. Isa-isahin natin yung mga parts. Itong napaka-poging bike na to. Ito yung Mountain Peak Explorer 2000. Ito yung isa sa tested ko na carbon. Yan, na frame. Ito, never ako naka-encounter ng issue. Yan, ever since na nagkaroon si Mountain Peak ng mga carbon. Yan, ang frame na to, glossy black yung color niya. 29 by 17. Yan, itong frame na to, naka quick release. Dito tayo sa headset niya, naka sealed bearing headset. Mountain Peak stem, 90 yung haba. Naka straight bar, back shift. Ayun, napaka-pogi. Yan, sa harapan niya. Ito naman tayo sa grip niya, Aeroic. Dito sa grip na ginamit dito, nylon. MT200 brake set, Shimano. Jore M6100 na shifter. Sa fork naman niya, Mountain Peak Air Fork. Ito yung compression niya. Ito yung lagayan niya ng hangin. 120 yung travel. Naka-maxis tire na rin to. Yan. Brake on race, 29 by 2.25 EXO. Ito yung mga gulong na mga fast rolling. Yan. Pops Pro 1 rims. Naka 1 year warranty. Pops Pro spoke. Sealed bearing na Shimano na center lock. Itong rotor niya, naka-Jore din. Na center lock rotor. Ayun o. Napaka-stick. Napaganda, di ba? Kaya tayo sa upuan niya. Siyempre, ginamitan natin ng pinagmamalaki nating Pops Pro 2. Napakasarap upuan. Ito yung rin yung isa pa sa pinagmamalaki namin. Wala na siyang staple. Solid nylon plastic yung ginamit natin. Ito tayo sa seat post niya. 31.6 Mountain Peak. Seat clamp Mountain Peak din. At ito pa yun. Ganda rin ang kinabit natin na pedal niya. Weapon Ambush Sealed Bearing Pedal. Ayan no. Napaka-smooth ng ikot niya. Ito na yun. Jore Crankset M6100 Hollow Tech. Yung sealed bearing neto BB. Ayan. 32 teeth M6100 Chain. Jore M6100 na RD. Jore M6100 na Sprocket 1051. Ayan. Yung 10 panghataw to. Kahit naka 32 teeth ka, patulin pa rin kasi naka-tented ka lang sa sprocket. Tapos dito sa pinakamalaki niya big ring 51 pang ahon. Saktuhan to kahit napakatarek. Saktuhan tong 51 kasi 32 tong chain ring niya. Dito tayo sa likod. Ganon din, Shimano din na hubs. So ayan yung kabuuan ng bike na binild natin. Sariwang-sariwa, bagong-bago. Yan. Sa mga magtatanong kung magkano yung presyo na ito, ang build cost nito, yung build cost nito pag isa-isahin mo yung binili yung parts is inabot to ng 42,800. Pero kung bibilihin mo to ng full bike na 39,500. Ito yung kagandahan sa bike na to. Naka-discount ka na, meron ka pang freebies. Meron kang tail light, water bottle, bottle cage, chain protector, leather boot at helmet. Kumbaga, patch kit meron din. Ayan, kumbaga ikaw na lang kulang ready to ride na tong bike na to. Ayan. Pwede mong i-test ride dito sa harap natin. Maluwag naman dito sa harap natin. Pwede mong i-check tong bike. Visit ka lang dito sa Pops Bike Shop. Ayan. Sa mga bibili ng bike, may chance pa kayo manalo ng isa pang bike. Tsaka mga bumibili ng mga parts sa amin, ayan, meron kayong chance manalo ng iba pang parts. Ayan. Sa mga bumibili sa amin ng bike, ito yung pwede nyo mapanalunan. Sa mga bumibili ng parts, ito. Tapos yung ibang parts, mix na yan. Mapa-online, online customer namin at saka walk-in customer, pasali kayo sa raffle natin. Thank you mga Pops, mga padyak. Mga nasa malalayong lugar naman na gusto magpakita ng support us dito sa Pops Bike Shop at gusto mag-order, ayan, visit lang kayo dito sa mga legit account namin. Dito lang kayo pwedeng magpag-transact para legit at di kayo ma-scam. Visit lang kayo sa TikTok, Shopee, Lazada namin. Pops Bike Shop Official. Ayan, ito yung mga legit account namin. Jason Bike Parts, Bikers Need. Thank you mga Pops, mga Padyak. Ayan, dito na kayo makipag-transact at mag-order. Thank you.